Ang video ito ay tungkol sa mga dahilan o mga rason kung bakit hindi nyo makita sa cellphone nyo, sa smartphone nyo, sa tablet nyo, sa laptop nyo, sa personal computer nyo ang CCTV. Ang isa sa mga dahilan yan ay internet. Pero ang internet ay isa lang sa mga maraming dahilan. Pero hindi tayo lalayo, tungkol lang sa internet muna ang pag-usapan natin. Hihimay natin, bubusisin natin mabuti kung anong mga dahilan, bakit kaya ang internet na ito ay hindi nakakapagbigay ng access. Kaya, dyan lang kayo, huwag kayong alis, bili na kayong popcorn at panoorin nyo ito. Okay, so start na tayo. So, siyempre, as usual, right click anywhere. Tapos, click left click tayo sa main menu. And then, skip natin to. Tapos, tayo sa aking account. OG. Okay, so ayan. Unang-una, since na ang ating pag-usapan ay tungkol sa internet, check-checkin muna natin kung meron internet dito sa DVR. Tingnan agad natin dito sa setting. Makikita nyo, may camera, network, event, storage system. So, check natin yung network kasi internet kami nag-usapan natin. Click natin yan. So, makikita nyo, meron siyang IP address yan. Kung susubaybayan nyo, naka-check siya sa static. Hindi siya naka-check sa dynamic. Yan. Basta normally meron agad laman niya na IP address. Okay, so checkin natin. Meron ditong test. Try natin i-click yung test. Tingnan natin kung anong mangyayari. Click natin test. Oh, anong sabi? Please check the IP address and gateway setup is right or not. Check network cable connection is okay or not. So, ang sinasabi niya, checkin daw natin yung IP address kung tama. Tatapatin ko na kayo, sasabihin ko na sa inyo, itong series na ito, 192.168.254, normally globe yan, pagka ganyan. Pagka naman PLDT, madalas, ano yan, 1. Ganyan yan. Dito na dito sa default gateway, 1. Tapos 1 din. Itong gateway na ito, by the way, ito nga pala yung pinakang IP address ng modem nyo. Kunwari, PLDT kayo, yan yung pinakang gateway, yan yung pinakang IP address ng modem. Kung fiber kayo, yan ang IP address. Pero kung globe kayo, minsan 254 yan. Yung kaninang nakalagay, 254. Makikita nyo sa ilalim ng modem yon kung anong nakalagay na IP address. Kaya tingnan ninyo. So, yan ang sabi. Test natin. Ayaw pa rin. So, ibig sabihin, possibly, wala talaga tayong internet at all. So, ano mga dahilan kung bakit walang internet? Number one, siyempre, baka hindi kayo bayad. By the way, banggitin ko na rin yung Converge, pero medyo naiwan. Meron pang isang bago, yung dito. Yan yung mga player. Meron pa tayong smart na yung wireless, may antenna. Tapos, meron ding globe. Meron din tayong sa mga local na cable company. Halimbawa, yung sa Telmark or yung sa Celestron, sa ibang bahay, yung mga community cable. Ang alam ko, iba nakakapag-offer na rin ng internet and cable TV package in one. Parang bundle siya. So, meron din yung sariling IP address na gagamitin. Pero for the meantime, mag-concentrate muna tayo doon sa talagang ISP talaga. Namely, PLDT, Globe, Converge, or yung dito, wala pa naman eh. So, medyo hindi muna natin sila pag-usapan. Okay, so tingnan natin kung anong dahilan. Bakit kaya walang internet? Ito yung saksakan ng internet. Yan. Ibig sabihin, walang nagsaksak. So, gagawa tayo ngayon or kukuha tayo. Okay, so yan ang isa sa mga dahilan. Kabitan na natin para sigurado. Para malaman natin kung ano pang ibang dahilan. Nakabitan na natin ang cable. Baka wala or meron. Hindi natin masabi. So malalaman natin mamaya. Okay?
Okay, so yan, meron tayong internet. Kabitan natin. Tingnan natin kung anong mangyayari pag sinaksakan natin ang internet cable. Yan, yan. Yan, oh. Nakasaksak na yan sa modem natin, which is PLDT. Okay, saksak natin. Tingnan natin kung anong mangyayari, ha? Pag masasabi nyo, mabuti. Yun. Ano nangyari? Umilaw. Yan, di ba? Umilaw. Matayin kayo yung ilaw natin para kita-kita. Yun, oh. Nagbibling siya, oh. So, ibig sabihin, may traffic na. Ibig sabihin, may internet. Most likely, good itong cable natin. Okay? So, balik na tayo doon sa monitor. Yan. Okay. So, naisaksak na natin yung LAN cable, internet cable. May data, mga packets na dumadaan. So, ibig sabihin, meron tayong, most likely, meron tayong internet. So, para makita natin kung anong status, right click, anywhere, tapos left click, main menu. Then, tingnan uli natin yung network natin. And, itest natin. Malabas dito, 254, 254 yung parang third ano, value. Tingnan natin, itest natin. Oh, anong sabi? Request timeout. Oh, please click the icon. Cannot connect to the network. Ibig sabihin, kahit may ilaw na siya, bakit hindi siya hindi pa rin siya connected, lumalabas. O, bayad naman ang internet. Walang problema. Good ang cable natin. O, so ibig sabihin, something is wrong pa rin. O, nakalagay, please check the IP address and gateway setup is right or okay. Check network cable connection is okay or not. Pero, sige, benefit of the doubt. Ganitong gawin natin. Checkin natin yung cable para malaman natin yan, gagamitin natin ng LAN tester. Okay? So, ganito yon. Okay, so ito yon. Meron tayo gagamit tayo nito, LAN tester. Yan, mapapansin nyo, meron siyang number, 128. Ito isang ikakabit natin sa isang dulo at ito naman ikakabit natin sa kabilang dulo. Okay? So, saksak na natin. Okay, so saksak natin dito yung isa. Yan. Tingnan natin. Ibagay natin sa test. Yan. Pansinin nyo. Oh, wala pang umiilaw. Kasi hindi pa na isasaksak to sa kabilang dulo. Okay, so punta tayo din sa kabila. Saksak natin itong kapartner niya. Okay. So naman doon sa kabilang dulo. Ito yung nakasaksak sa modem. Okay, saksak natin. Medyo pangit ah. Yan. Yun. May ilaw na siya. Tingnan nyo mabuti. May number yan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ibig sabihin, ang ganda. Ang ganda ng ating connection. Wala siyang putol. Tama yung pagkakasunod-sunod ng wiring natin. Yung sa pag nung kinikrib natin, tama yung mga sunod-sunod. Kasi, otherwise, kung may balik na doon, na pagkakasaksak na sa J45, eh, posibleng magkabalik na dyan. 1, tapos instead na 2, magiging 3 muna, tapos babalik ng 2. Yung ganoon, isa-isa ang mga dahilan kung bakit hindi tayo makakonect sa internet. So, ngayon, maganda yung ating pagkakakrimp and most likely do sa kabilang side. Tingnan natin sa kabilang side kung ganyan din ang ilaw, kung sunod-sunod din. Kasi baka mamaya sa kabila, mali din. Hindi pa tayo sa kabila. Okay, so yan, dito naman tayo. Tingnan natin kung sunod-sunod. Yan. May number. Teka, medyo... Hindi ko masyadong makita. Ulit. 6, 7, 8, ground, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 yun, ang ganda rin, di ba? Sunod-sunod, hindi siya, wala siyang nililigtangan, wala siyang patay, or kumbaga sa kanya, lahat umiilaw. So, tapos, yun nga, walang nililigtangan, hindi siya bumabalik, dire-diretso lang, 1 hanggang 8. So, yun, good ang connection natin. So, hindi na natin pagdududahan ang ating internet cable, ang ating LAN cable, kasi na-test na natin, okay na siya. Okay, so balik naman tayo doon sa monitor uli. So, okay. So, yun, balik tayo dito. So, bakit kaya bayad ang internet? Walang utang? Nakasaksak yung ating LAN cable? Na-test na natin yung LAN cable? Good naman siya sa pagpamagitan ng paggamit natin ng LAN tester, good siya, walang baligtad, walang bunot, lahat ay connected, intact ang ating RJ45. So, mukhang walang problema sa connection. Ngayon, most likely dito sa setting. Ano ba ang pinagkaibahan ng static at DHCP? Ang ibig sabihin ng DHCP, dynamic yan eh. Ang ibig sabihin ng static, naka-fix na siya. Yung IP address niya, naka-fix na, hindi na inaalis dyan. Tapos ang dynamic naman, yan yung nagpapalit. Or, ang ibig sabihin niyan, kung anong bigay na dito sa DBR natin na IP address, yun. Most likely, wala siyang kagaya. Kasi router ang nagbibigay ng mga IP address sa lahat ng device. Mga computer man yan, mga tablet man yan, mga cellphone, mga DBR nga yan sa CCTV. Hindi siya. At kung sakali namang may naging kagaya, may nagkapareho, sinasabi naman na may conflict daw. So, pagka ganun, papaltan mo na. So, tuloy na tayo. Sige, double check ulit natin para tayo makasigurado. Test natin. O, request timeout. Mukhang may problema talaga. This time, magko-concentrate na tayo sa settings. So, subukan nating paltan. Kasi pag sinabing static kasi, yan, pwede naman natin paltan. Kagaya niya, kunwari, paltan natin ng 121 siguro. 20. Oh. Tapos, ang ating gateway, which is yung IP address ng modem sa ilalim, modem router, lagay natin sa 1.1. By the way, PLDT nga pala ito. Converge, ganyan din. Sa globe, sabi ko nga kanina, 2x4. Nulit ko lang para ma-remind kayo. Okay, so testingin natin. Static, ibig sabihin, kung anong in-assign natin, hindi namin mababago. Kasi nasa static. I-test natin ngayon, muna. Okay, tingnan natin. Yun! So, may reply. Tingnan nyo. 32 bytes from 192.168. Ano, ang bilis, nagbago. So, may delay. Ang delay niya, yung pinakang kung ilang milliseconds, 13.159. Ito yata yung tinatawag na latency. May packet loss, 20%. So, wala, ganyan talaga. Kadalasan, di naman perfecto talaga. Pero, ang status ng network natin ay okay. So, nababasa niyo, no? Siguro, nalilang magsalamin nung medyo malalabo na ang mata. Okay, so, test uli natin. Para sigurado, i-test ulit natin. Nag-request timeout. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, mukhang may kagaya or mukhang may ka-conflict. So, ang gawin natin, baguhin natin to. Gawin natin 30. Kunwari lang. 30. Yan. Test natin. Tingnan natin kung may kagaya. Oy, nag-request, nag-result. Nag-reply. Meron. Ganun din, may packet loss pa rin. Pero okay ng network status. Ulitin natin, itest ulit natin. Baka sakaling meron pa uling kagaya. Nag-reply uli. Okay na. So, ibig sabihin, mukhang pwede na yung IP address na yan. So, isa pang pamamaraan, paano natin malalaman kung anong status ng ating DBR when it comes to internet connection. Sa pinakababa, meron niya tag na P2P. Click niyo yung P2P na yan. Yan. So, blur ko ito kasi magaya. Mapapansin niyo, offline. Di ba? Offline. May reply, pero offline. Ibig sabihin, hindi pa rin siya connected.
So, anong dahilan? Possibly, mayroong net, may network connection, pero wala siyang internet. Hindi siya nagbibigay. So, ganito ang isang pwede natin gawin. By the way, balikan natin to. Ito nga pala ay bumalik sa 254. Yun ang dahilan. Bakit? Kasi hindi natin na-click itong apply and save nung pinalta natin. Kaya bumalik sa dati. So, subukan natin i-test uli. Request timeout. Oh, palta natin. 1.30. Tapos ang ating ano, ang ating gateway 1.1. Test natin. Oh, anong ano, timeout dalawa. Oh, nag-reply. Oh, kasi kanina hindi pa nag-take effect. Worse, 'yon, may packet loss, bad 'yun on. So, bit ganun. So, siguro may baka may konting problema pa rin yung ating sa internet. Kaya nagkakaroon ng packet loss. Pero worse eh, kasi ang taas masyado ng packet loss. Test natin ulit. Tingnan natin kung anong lalabas yan. Kung nag-improve. Yan naman from time to time, ano yan eh, nag-iba yan eh. Kagaya ngayon, oh, medyo bumilis. Diba? 9.38 kanina, 11 something. Yan yung latency na tinatawag. So yan, medyo umokay siya. So, okay natin. Ngayon, para ma-take effect ito, i-apply na natin. Yan. Apply natin. Click, tapos save. Okay, so nag-save na. Balikan natin. Click ulit tayo sa network. Tapos baba tayo sa P2P. Yan. Tingnan natin. Wow, online na. Yes, palakpakan naman dyan. So, ibig sabihin, successful na yung ating pag-connect sa internet. May internet na tayo kasi online na. Minsan, mayroong mga DVR na offline pa rin ang sinasabi. Pero in reality, connected na siya. Hindi lang nag-update. Nakikita mo ang cellphone. Okay, so apply mo siya, then save. Ngayon, ito, isa pang tip sa inyo. Ito, importanteng matutunan nyo. Pwedeng ganito ang gawin nyo. Punta ka sa network, tapos punta ka sa TCP/IP, ilagay nyo na sa dynamic or sa DHCP. Magiging zero yan. Diba? Kita nyo, naging zero. I-test nyo. Oh, malamang, cannot connect. Kasi zero eh. Naging zero, i-test nyo pa rin. Wala pa rin yan, zero pa rin. Kasi wala pang ina, hindi pa siya nag-a-assign. Diba? So, ang gawin nyo, pagka-check nyo yung DHCP, hintayin nyo lang na bigyan kayo ng IP address ng router modem or modem router. Hintayin nyo, magbibigay yan. Minsan, hindi yan, hindi nyo agad makikita yan dyan. Kasi, hindi pa siya mag-a-update. Wala pa. O, subukan nating i-test ngayon. Wala pa rin, di ba? Oh, wala pa rin. Ang gawin niyo pagka ganyan, labas lang kayo. Apply ka, click mo sa apply. Kaya kung nasusundan mo ang mouse, tapos save kayo, lalabas yan, di ba? Labas ka. Right click, tapos main menu, tapos network, nagkaroon na. You know, 30 din ang binigay. Abas, 30. Minsan, hindi 30 binigay. Minsan, ibang number yan. Naka-DHCP. Ang ibig sabihin, ang inassign ng modem router natin ay 30.192.168.1.30 ang gateway natin ay 1. By the way, itong preferred DNS ay ano rin ang nagbigay niyan? Modem router din. Ito ginagamit ng DBR itself para sa mga updates. Minsan kasi may mga updates, may mga firmware updates eh. So kailangan niyan, laging dapat may value din niyan. Importante 'yan. Okay? So apply na lang uli. So hindi na 'yan mababago. Mababago 'yan kung sakaling nagbigay uli ang modem ng ibang, yan, kagaya niya, no? Nagbigay na naman. O, 15. O, itest natin. Kasi pag sinabing DHCP, dynamic nga yan, kahit anong ibigay. Normally, magpapalit yan pag pinatay mo yung modem. Kung na, brownout, magpapalit yan. Pero, dahil naka-DHCP ka, bibigyan ka pa rin ng modem router ng IP address na tama, na walang kagaya, walang conflict, at siguradong may internet. Kung gusto mo to play safe para hindi ka na mag-isip, kung ano ilalagay mo dyan, ilagay mo na agad sa DHCP. Tapos i-test mo. Pag may reply, oh, di maganda, oh, yan, 10 ng 11 something. Oh, network okay. Oh, packet loss, zero. Ang ganda, di ba? Walang nawawala. Okay, so pag meron ka na, i-apply mo na. Pwede kang bumalik, pwede mong gawing static na. Kunwari, ginawa ang static para wala nang alisan. Lagay mo sa static, i-apply mo ngayon. Diba? Tapos i-save mo ulit.
Pag binalikan mo, hindi naalis sa 15 yan. Wala nang magiging kagaya. Okay? So, ngayon naman, ito, isang pwede mong gawin. Kung gusto mo, ibalik mo sa default setting. Kasi, lahat ng DDR may default setting yan. Lagay mo sa default. Kung makikita itong baba, lagay mo sa default. Di ba? Laging 108. Yan ang kadalasang default ng DAWA na DDR. I-apply mo. Test pala muna natin. Test muna natin. O, tingnan ko may reply. Oh, may reply. So, okay. So, okay na rin yan. Pero pag yan ay nabago, nagpalit-palit na, kailangan matandaan mo yung mga tinuro natin. Kung paano mo magpapalit, paano gagawin DHCP, paano ka mag-a-assign sa gateway, kailangan matandaan mo yun. Kaya from time to time, babalikan mo itong video ito. Okay? So, dalagay natin sa static, apply, save tayo, hindi na may magpapalit. Pag chinek natin, kung may internet, punta sa main menu, network ulit, tapos P2P, mapansin mo, online na. Okay? So, yun, ganun lang kasimple. Ganun lang ang mga dahilan pala. Yun, maraming salamat at hanggang dito nakaabot kayo, ha? Sana palaging ganyan. Sana may natutunan kayo sa ating pinag-usapan ngayong vlog na ito, ngayong video na ito. At kung sakaling hindi naman ninyo masyadong naintindihan, pwede nyo naman balikan. And even yung mga previous videos ko, yung tungkol doon sa username, pagkikritong username and password, yung paglalagay ng internet, pagsasayas ng internet, yun ay recipe para makita natin cellphone. Yung susunod na video, abangan nyo, ayun ay tungkol naman sa cellphone, kung paano natin makoconfigure yung cellphone natin. Siyempre, kailangan, yan ay pagkukonektahin natin. Lalagyan natin ng access yung cellphone mo, remotely. Kahit ikaw ay nasa Manila, nasa abroad ka, may kamag-anak ka nasa abroad para makita. Tuturo ko sa inyo sa susunod na video, kaya abangan nyo, ha. Kung nagustuhan nyo itong video nito, sana ay i-like nyo, mag-share kayo, at huwag nyo kalimutan yung subscribe button tsaka bell icon dyan para ma-notify kayo sa mga susunod na video. Oops, nakikita ko, ha, yung iba. Hindi naman ako subscribe pero nanonood, pero masaya din ako. Ngayon, gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat. Salamat din sa DAWA Philippines. Yan ang isa sa sumusuporta sa akin. Sana mas maramdaman ko pa kasi parang medyo yung suporta niya ay sana madagdagan pa. So, maraming salamat sa DAWA Philippines. Kay Sir Gerald, abangan nyo yung susunod na video. Hanggang dito na lang. Hop, teka muna, may nakalimutan tayo. Meron nga pala akong i-shoutout na isang subscriber natin. O kung okay lang ba sir sa'yo, ikaw si Mr. Ray Bumanlag. Correct me if I'm wrong doon sa pag-pronounce ang pangalan mo. Ray Bumanlag, sir, maraming salamat sa comment mo. Ang tanong niya ganito, tanong ko lang sir, kung ang NVR, parang particular siya, NVR, ay nawala ng internet, may viewing pa rin pa siya at record? So, sasagutin ko yan, ganito yan sir. Parang hindi natin pag-usapan kung DDR. Ang tinatanong mo kasi, NVR. Actually sir, pareho, NVR or DDR, pag nawala ng internet sir, tutuloy pa rin yan sir. Magre-record pa rin yan, makikita mo pa rin yan sa local or main monitor. Pero sa cellphone mo sir, kung via internet na, via net, hindi mo na sir sa makikita. Pero continuous ang record kasi doon naman nagre-record yon sa hard disk. Diba sir? Ngayon, o ganito sir, huwag kang malilito sir ha. Kunwari, ang record mo sir ay bumabagsak sa cloud. So may bayad sir ha, may rental yon, yung specific space. Halimbawa sir, 3 days nakakapag-record ka ang NVR mo. Binabayaran mo yon sir online. Pa yung services sir na platform sa cloud, binabayaran mo, nirerentahan mo yung 3 days na cloud storage. Pagka ganun sir, dahil wala ka ng internet, wala kang record sir. Ang ire-record mo doon ay blanco. Wala, as in wala. Sayang lang ang binabayad mo sa cloud storage mo, yung platform na yon, kung wala kang internet. So, may isa ko pang tanong sir eh. Parang nilinaw mo ulit dito eh. Sabi mo, tanong ko lang sir, DVR po ba kahit walang internet gagana CCTV? Yes sir, gagana. Kahit NVR gagana. Yun nga lang sir, mangkalahati ng serbisyo sa iyo ay mawawala kasi wala kang remote viewing. Pero kung halimbawa sir, local ang setting mo. Kasi pwede mo kasi puntahan yung IP address, medyo mas malalim sir na paliwanagan to. Yung DVR mo sir or NVR mo sir, meron yang default IP address. Kunwari sir, tinipe mo yun dito sa iyong
via IP. Kasi dalawa sir yan eh. Isang GID or ID or serial number or yung isa naman ay via IP. Pag IP address ang pinuntahan mo, locally makikita mo sa cellphone mo if you are using the same network. Kunwari, kunwari sir, yung NBR nakakonect sa modem mo, modem router ng PLDT. Tapos ikaw naman, nasa bahay lang, nakakonect ka sa Wi-Fi, PLDT. So, DBR mo at cellphone mo, using the same network, makikita mo sir sa cellphone, remotely, via Wi-Fi, local network, hindi ka lumabas or hindi ka gumamit ng mobile data, basta same network, makikita po, mo pa rin. Pero, ang mode mo is via IP address, hindi yung via serial number. Kasi pag ID or serial number sir ang ginamit mo, kahit mag-local IP ka, hindi mo sir siya mapapanood, hindi mo siya makikita remotely. Okay, so sir, sana ay nasagot ko yung tanong mo. Kung sakaling hindi ka pa nasatisfied sa sagot ko, tanong ka lang uli, bantay-bantay ka lang, panoorin mo lang itong mga susunod kong video. Tsak, marami kayong matutunan. Libre po yan, walang bayad. Ang hinihiling ko lang ay suporta nyo sa channel na ito para tayo ay lumaki. Okay, so hanggang dito na po. Paano natin makoconfigure ang ating DVR para makita sa cellphone? Itong QR code na ito, ito yung ginagamit para ma-download mo yung application para sa cellphone mo. Yan ay pwede yan sa iPhone at pwede rin yan sa Android. At ito naman yung ginagamit na pinaka-serial number.